Galing ito kay Bob Wu ng US. So si Bob's. Bob's Balls. Tama to sa mga import natin the previous years. We're hoping na makaproduce tayo nito na Visual Pie. You behave, I'll be a good boy. Good boy. Dread Peeps, andito tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna para bisitahin at kamustahin ang isa sa mga kasama natin dito sa Credible Pythons. No? So, dito sa Santa Rosa, Laguna actually ang pinaka-facility ng Credible Python South. So, kilala nyo na tong taong to pero mamaya malalaman nyo kung sino ba talaga ang the man behind Credible Python South. No? So, yun lang naman. So, in a little while, papasok tayo, makikita niyo siya, alright? Ayun, also good evening. Nandito tayo ngayon sa bahay ng isa sa mga kasama natin sa Credible Pythons. Si Tito M. Bondok. Siya yung may hawak ng camera. So, naalala ko, first time ko nagpunta dito, 2011. No? So, yung unang time na kumuha ko ng cinnamon ball python. So, dito yun. So, mamaya, papakita namin yung mga collections dito ni Tito M. Ayan, okay? So, ito. Hintayin natin si Tito M, meron sasabihin si Tito M. Welcome, Randy Balls. Nandito tayo sa bahay. So, papakita namin sa inyo mamaya yung mga collections natin dito. So, this is parang part din ng Credible. So, tawag namin dito is Credible South. So, may mga collections kami dito na inuwi ko para sa breeding natin, mga projects na iba. So may mga focus kasi tayo na projects dito, more on pides and clowns projects. So dun sa main facility, nandun yung mga imports natin karamihan. So dun yung mga focus ng mga breedings natin. So tara, pasok tayo! So ito yung first clutch natin sa Credible. Bali, pied female. Ang kaparis natin dito is blackhead enchi head pied. So ipapakita ko yung blackhead enchi head pied. So, kakalay lang nito ngayong araw, kakatapos lang niyang mag-lay. So, medyo late na tayo sa season. So, ito yung pinaka-first clutch natin sa Credible. So, ito yung masungit natin na blackhead enchi head pie. So, galing ito kay Bob Wu ng US. So, si Bob's. Oh, how you got it? Bob's Balls. So, kasama ito sa mga import natin the previous years. So, we're hoping na makaproduce tayo nito na Visual Pied. Nandito yung isang simpleng setup natin. Actually, matagal lang setup namin ito sa Credible.
So dinala ko lang dito yung rack dahil sayang. So ito yung isa sa mga pinaglalagyan ko ng mga adults ko ngayon. So mapapansin nyo medyo maliit yung enclosure pero it serves its purpose. So meron nga ako dito na project na isa, a pair. So this is a shanty, so paired sa leopard. So hopefully makaproduce ng mga leopard pet and shanty para sa future na leopard shanty project. So ngayon heads muna ang planong gawin. So medyo mainit na yung panahon pero may mga continuous pa rin na naglalak. So makahabol sa season. So ang isa sa main project ko dito pang personal is our Ashantik projects. So ang focus ko dito talaga sa south ay Pides, Clowns, Ashantik at mayroon tayong konting ghost projects. So ito yung isa sa nilook forward kong project. Ang problema lang kasi dito masyado siyang maarte, so mahilig mag-off-feed lagi. So ito ay female na blackhead het VPI Ashantik. So ang Ashantik ko pala dito is VPI. So medyo 4 years old na to pero talagang nahihirapan ako sa feeding niya. Dahil talagang sobrang ang arte kumain. So hopefully next year maihabol sa project. So malalaman natin. Marami tayong project dito na for pets pa lang. So ito yung isa sa mga most ina-anticipate ko. Medyo madumi lang, sorry, hindi pa nakapaglinis. So ito ay Pastel Enchi Sugar. So paired siya sa clown. So hoping na makaproduce ng at least Enchi Sugar Head Clown. So, para sa mga future na projects natin sa clowns. Kasi kung nakita niyo na yung mga sugar or kalifo clowns na combo, well, isa sa mga napakagandang projects kasi. So well, makikita natin kung ano. Kasi ito, continuous pa ang locking nila ngayon eh. So kaya tuloy-tuloy lang yung pagsalang. Makita lang na yung isang produce natin last year. Ito sa mga hinold back na natin. So wala kasing pumapansin eh. So decided to keep na lang. This is a male VPI Ashantik clown. So tingit natin to pang future breeders na lang natin. Hopefully may pair natin dun sa blackhead Ashantik natin na female next year. So makagawa tayo ng blackhead Ashantik clown in the future. So nabanggit ko kanina, meron tayong mga ghost projects din dito. So isa ito, hindi ko nakitang nag-ovulate eh, pero feeling ko based din sa birth size niya, meron na itong karga. So ito ay ano, cinnamon ghost. So pinaris natin to sa super blackhead pastel head ghost na male. So hoping na makaproduce tayo ng blackhead cinnamon ghost this season. So ito yung kapares nung ghost project natin. Ito yung super blackhead pastel head ghost natin na male. So kung makikita nyo, isa sa pinaka dark talaga na morph ang super blackhead or kahit yung single gene na blackhead lang. Talagang dark na siya eh. To think ito may pastel pa in mix. So isipin nyo na lang kung gaano siya kadark kung wala siyang pastel. So ito yung isa sa most priced ko na holdback na na-produce last season. So, ewan ko kung makikita yung difference pero ito ay pastel red stripe clown. So male siya kaya siya yung kinip ko. Yung mga kapatid nito, pastel enchi red stripe clown, mostly females kasi yung mga yun eh, kaya merong isa nandun sa facility, the rest na-share natin sa mga kaibigan natin sa hobby. Di masyadong kita yung pagka-ride niya sa video pero sa personal, pag tinabi mo sa ordinary pastel clown, makikita mo yung difference, medyo malaki-laking difference. So ito yung isa sa keep namin. So produce ito sa main facility sa Marikina. So ito ay Confusion Leopard Phantom Yellow Belly.
So medyo mahirap ang ID ng Yellow Belly sa Leopard Combo. Pero pina-ID natin to sa isang sanay sa US na breeder. Kasi may mga sila yung sa may focus sa mga acids and confusion combos. So pina-ID natin sa kanila and confirm nila na may Yellow Belly nga ito. Siyempre, papakita natin yung pinakamaganda nating more, yung normal. Hindi mawawala sa collection ito. Lalo na ito, isa sa paborito kasi isa to sa mga nauna kong produce before. So ito ay normal 100% head high. So kung makikita nyo talagang makapansin yung gano'n siya kapag hindi kasha sa frame. Hindi kasha sa frame. Ang laki niya. Pero proven breeder na to. Nakapahinga lang siya ng ilang season na kasi more on pang collection lang talaga siya eh. So, mga ilang feet yan? Estimate mga 4.5 feet siguro. 4.5 feet. So, mas malaki pa rin yung Volta. Pero hindi naman. Pero malaki na to. Malaki na to. Mga ilang kilo to? Last kong timbang dito nasa around 2.8. Mm-hmm. Pero medyo na diet ngayon dahil medyo mahirap ang rats eh. So, tingin ko around ganun pa rin. 2.6 to 2.8 kilo. Okay. Ayos. Ganda, ganda. Ganda kasi reduce yung pattern ng normal na to eh. Kaya talagang kinip ko ito eh. Normal 100% head pride. Okay, Tito M, pwede bang pa-explain paano nakikita yung head pride? Sabi ni Kubilka, kasi before sabi nila hindi lahat ng may tinatawag na train tracks ay head pride. Pero proven ni Kubilka yata, sabi niya basta may train tracks ay galing sa pride project. Magpo-prove out siya na head pride. Okay, saan yun? Sige. Ang train tracks natin na tinatawag is manggagaling sa buntot. Ito. Yung line na to. Ito ang isang marker na tinatawag na mga head pipes. So ito yung train tracks. Meron na ako yung isa dito, mas maganda yung train tracks. Eh. Okay. So ito, mapapakita natin mas maganda yung train tracks nito. So ayan, kung mapapansin nyo ang haba ng train tracks na from buntot halos hanggang gitna ng body niya. So, kitang-kita yung head pride marker na tinatawag natin na train tracks. So, yung iba, meron mga ringer, parang faded colors, pero ito kasi wala masyado. So, more on train tracks lang talaga yung ano natin dito. Marker natin. Mm-hmm. Alright. Ayan, ano. So, natapos na tayo. Pinakita na ni Tito M yung laman ng kanyang reptile room. Pero meron pa kaming mga tinago eh. Hindi pa natin pinakita okay, lahat eh. Hindi natin papakita lahat kasi mauubusan tayo ng oras eh. Well, makikita nyo, maliit lang yung room pero talagang minaximize natin siya dun sa space. Kasi malungkot tayo pag konti lang yung alaga natin eh. So kailangan ko madami. So yung mga collections kasi tayo, personal collections, may mga personal projects tayo na gusto mag-produce. So hindi maiwasan na natatambakan tayo madami ng mga ahas. Pero part yun ng hobby, nagpapasaya sa atin. So, yung mga baguhan dyan, so, piece of advice, mag-ready kayo ng malalim na bulsa kasi hindi totoo yung sinasabi natin lagi na isa lang ang gusto natin. Well, fake news yun. Totoo yan. No? Lagi natin nababanggit na once you start, parang hindi magiging enough eh. Oh. Parang magiging boring kasi isa lang yung nakikita mo. Oo, oh, tsaka lalo na pag nag-search ka ng mga ibang morph eh. Kasi, sabihin mo, ganda nito. Mm-hmm. Kailangan meron din ako nito. So doon na nagsa-start yung budol ng hobby na to. So, hindi masaya pag isa lang. Ako na nagsasabi sa inyo dahil lahat kami dito sa Crazy Balls, duwaan dyan na isa lang. Pero tingnan nyo ngayon. Wala, hindi enough. Hindi enough. Boring, no? Boring. Kasi parang ganun din eh. Kung mag-aalaga ka ng marami, magkakalaki ka ng isa. Minsan, yung feeling mo, parang rin ako nag-aalaga ng marami, kung isa lang i-alaga. Oo, kasi same lang naman yung papakain, same lang naman yung husbandry mo. Well, ang difference lang doon, mas madami lang ang gastos niya. Yan, totoo. Totoo yan. So, kailangan yung malalim na busa. Also, at the same time, syempre, hayop yan. So, pag nagkasakit, kailangan mo rin paggamot. Tama, oo. So, hindi lang lahat enjoyment ang nakukuha natin sa hobby. So, matututo tayo ng patience dyan, matututo tayo ng kung gaano mo talaga kamahal yung hobby. Kasi, kung hindi ka talaga passionate dun sa ginagawa mo,
well, magsasayang ka lang ng pera. Totoo. Better na humanap ka na lang ng ibang hobby na talagang magkakaroon ka ng passion. Kasi kami, more than a decade na kami nag-aalaga ng mga ball pythons, pero yung passion tsaka yung spark na sinasabi namin sa hobby, nandun pa rin hanggang ngayon. So kung wala kayo nun, so magsasayang lang kayo ng pera. Okay, so Tito M, i-end na natin to dito, pero for the next time, magkakaroon tayo ng room reveal, di ba? Hindi prepared ito dahil biglaan lang kumasyal si partner natin. So hindi tayo nakapag-ayos, nakapag-linis. So sa next time, mag-set up tayo ng incubator ko dito. Kasi yung itlog kanina na pinakita natin, kailangan natin ilipat dun sa incubator. So ipapakita natin yan kung paano natin kinukuha yung eggs dun sa female natin. Kasi usual sa ball python, pag meron silang eggs, yung defense mechanism ng nanay nandun. So matapang and all. So papakita natin kung ano yung mga pwedeng gawin para hindi ka makagat or matuklaw pag kukunin mo na yung eggs. So ipapakita din natin kung paano yung setup ng egg box natin kung saan natin nililipat. So papakita natin yun sa next video. Yeah. So ikaw nang bahala doon, ha? Or pupunta kayo ni Benedict. Tingnan natin. Medyo mahal ang gas, eh. Okay. So Credit Peeps, magpapaalam na si Tito M and ako. So again, welcome sa Credible South. Ako si Tito M. Papaalam na sa inyo. Good night. So thank you sa panonood. All right. Thank you very much, guys. Bye-bye.